Iya. Asa nyo kumanko? Iya. Oke, sige, sugod na ta. Ingon ani ni siya. Tudlo kumanko. Lihok liho. Tudlo kumanko. Lihok liho. Tudlo kumanko. Lihok liho. Si Kuya Dino! So that you will be able to make a special relationship with that someone. And then, akong iawag ninyo mga bata and also mga ginikanan, prepare yourself as you are going to make a decision of making that special relationship with someone. Yay! Okay, mga bata! Mabutana ni mga bata. Okay, may hamon ang balik ko niya. Mga bata, pahinuna ta, maglingkod ta. Hasta mga ginikanan, ato sa palingkuran. Bisa ko may kalingkuran, bahala na po, maglingkod niya. Okay, so may hapon, kanatong tanan. Okay, ganahan mo ta mag-istorya, no? Ganahan mo nga makabati o mga sugilanon. Na ako ba'y bata? Okay, na ako na mga bata. So, karong hapuna, gusto nato nga masayran ang mga butang na pwede na itong masayran karong hapon. Now, na ako'y sugilanon nga ipaabot din hinatong tanan na kita ba mo ani? Dili ni kalendaryo mga bata. Okay, kunay mga picture din nga ito ang tanaon aron nga itong masabdan kung sa diya nga ito ang sugilanon karon. Ganahan mo mong mag-istorya na nagsugot? Ganahan! Okay, mga kabataan, maayong hapon. Naway na kitat? Naway! Ilo! Ilo! Sugilanon kini, mahitungod. Paminaw mo mga bata, sugilanon kini, mahitungod sa pagbuhat sa Diyos sa kalibutan. Namingaw man yung mga kabataan. Namingaw man. Sa diyang gibuhat sa Diyos ang kalibutan mo ni ang sugilanon. Mm. O sa minyong nakitaan, kanindinin dapita, o sa ni? Yelo. Kulay yelo. O niyang pag-ilo. Dilawan. O niyang natin nakitaan din hinga, o sa ni sa upos? Dagat. Dagat. Okay, so dagat ni siya. Kay Moni ang paghimo sa Diyos o sa tanang mga butang. Dinhi ang makita na itong sugilanon. Paghimo sa Diyos sa mga hayo. Kitaan ba ni nato mga bata? Langgam na. Ay mga langgam o adunay mga isda. Ito nakita mo kini ang paghimo sa Diyos. Alagi umboy sir. Naboy umboy mga bata. Kani kani, dili ni umboy. Okay so, dinhi ato nasaksihan ang paghimo sa Diyos o punya sa ikaw nung naadlaw ang Diyos naghimo sa tao. Mm. Mm. Oh, kitaan ba nato mga bata? Yeah. Perpekto kaayo ang paghimo sa Diyos sa tao. Pero sa kalit lang dunay nahimong dili maayo sa tanan nga nahimo sa Diyos nga maayo adunay kalit nga miabot nga dili maayo. Mo kini ang pagsupa sa tao ngadto sa Diyos. Makita nato dinhi ang tao nagsugod na ang pagpakasala sa tao o kung hindi mo tanaw nini, maukini ang makita na ito ng hitsura tungod kay oh, di ay makita na ito kapis o sila kita na ito din ng hitsura mga kabataan. Dabi pa rin mga bata din napita. Mm. Ah, nagawa. Nagawa. Nagawa.
resulta sa gitawag nato og sala. Ang sala o kini ang gihuna-huna, gisulti o gibuhat nga dili maayo. Okay, tanaw na to mga bata, usunog ta kadiyo dinhi maong hitsura. Ang sala. Ang sala. Tanaw ha, tanaw ato tanaw, maron makatuna nato kini. Ang sala mao kini ang gihuna-huna. Gisulti o gibuhat nga wala makapahimuon sa Diyos. Okay, muna siya ang picture, muna ang hitsura ni ini. Apan ang Diyos wala mutubot na magapabilin ang sala o ang Diyos naging magsolusyon ni ini. Ipadala sa Diyos ang iyang bubuktong anak. Doon kay higugma sa Diyos ang kalibutan o gihatag niya ang iyang bubuktong anak. Aron ang tanan na mutubot mo sali magkabaton sa kinabuhi walay katapusan. Muli pag-anhi ni Ginoong Hesus. Sa iyang pag-anhi, makagagahong kaayo ang iyang pag-anhi. Nag-himo siya at mga milagro. Samtang niyani siya, iyang ipahunong ang bagyo nga ulit. Huwag iyang ipanahaw si Lazaro. O gipakaon niya ang matatil ang mga bata nga madungon. O pinbisan pa man, nagibuhat ni Ginoong Hesus, sa gihapon doon ay mga dili kagusto sa yung gibuhat o siya gipalansang sa krus. O samtang gipalansang siya sa krus, wala kapugong gihapon ang kamatayon. Wala kapugong ang lubganan. Tungod kay sa ikatulo ka adlaw na banhaw si Jesus. Wow! Na banhaw si Jesus o nagpakita siya ang lubganan sirad, na sirado na ablihan. O nagpakita siya siyang mga tinunan. Nabuhi si Jesus. O dinhi matapos ka o dine mga Jesus gusto na Jesus na mahimo ka niyang iyang higala pagpapunong pinundong lang yun ito na ako ang matag-usa o bata ako hagiton na sila muduol o muila nga si Hesus Kristo maimo niya iyang higala. Mga bata, kumuhang yun, katong gustong mudawat o muila nga si Hesus Kristo iyang higala sa pagtindog. O, tindog na. O, ato ta sa ato ang mga pag-angkon nga si Hesus atong higala. Sige, piyong muna to, ato ang mga matay, doko atong ulo, musabat, tanining mo ang pag-ampo. Ginoong Hesus. Ginoong Hesus. Pasaylo ako. Pasaylo ako. Ilan ako. Ilan ako. Ako karon. Karon. Imo na ang higala. Imo na ang higala. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Okay, so pagpakan na ito nga itong nagsimong isang tan. Imo na yung init. Magsubo na itong pag-ampo. Pagbasa. O pagpa-ampit usab sa tulong sa Ginoong ato sa ating mga higala. Pagpakan! Yay! Ang Ginoong sa mga higala. Alam sa mga kabataan na naghimog, desisyon karon ron, na si Ginoong Hesus, nahimo nilang special na friend, na ay kwan ati nato po na mo explain na itong jutay sa niya ng bubong basa, gamay basahon para maka-explain ng jutay unsa itong desisyon na itong gihimo karong apuna. Yay! Miss Universe na ati. Uy! Maayong hapon mga bata! Yay! Hoy! Si Batang Victor no kay buutan kayo. Yay! Ganaan ko mo bata ka na ko'y hatag ninyo. Yay! So, maanindot kayo ni siya nga libro, basahon. Sa dihang musunod mo ni Jesus, kinanglan mo magbasa para mo-grow ang inyong pagtuo. As mga bata, kanang mo-grow, kato yung mo-grow. Kaya mo-grow, ma'am. Balak ka.
Ug sa dihang mag-grow mo ni Jesus, makatabang ni ninyo para mahimo mong buutan nga bata, di ba, Victor? Oh! Batang Victor! Yes! Yes! Ikaw, batang Jaime! Hey! Yes! So, ako nang ihatag ninyo, asa ito mga assistant? Muna nang usa? Mga assistant, muna usa. Ato rin na, Ikaw rin mabuutan, batang Victor! Alright! Alright! Hey! Ati madensya nyo ha, magkatabang to, pagbalikon sa desisyon ngayon inyong himo, karamapuna. Pero napatay, ubang kinahanglan ng buhaton, no? Kaysa dihan na gusto tayo mo-develop ang relationship, kinahanglan mo gahinta o taas-taas ng panahon. Na yung mga panahon na ito igahin para pag-develop sa relationship. At karamapuna, niya si ating shining light, aming pag-explicar ka na ito muna itong buhaton, aming pulikon na itong relationship. Ihatag sa ato Ginoo. Yehey! Salamat po, Kuya Trifon. Nakadawat na ba ang tanan sa gihatag ni Ate Madet? Yehey! Basta na yung maghilak ko mo ulit. Yeah. Ah, okay. So, nalipay ba mo na nakadawat mo? Nalipay ko. Okay, karo ka una. So, tihanta mo nga na sa pwilaing madawat. Oh! O, pero dili ni siya karoon ipanghatag. Oh! Ganos. Ganos, ano ninyo mga... sa mukha. So, gitawag siya og ang labing importanteng biyahe. So, as you go along sa inyong Kristohanong pagkinabuhi, makahatagin niyo kalig-on, kadasig, sa pinaagi sa pagbasa nini, sa pagtuon nini. Kini nga baong libro, dunay 12 lessons. O, tanawan ninyo mga bata, o. Oh. Wow! Unsay nakita ninyo sa mga pictures. Nindot kayo, no? Full of colors. Nindot kayo ang mga colors. Usa, invite ko kamo nga mubalik unsa karong adlaw, Miyerkules. So karong Sabado, muabot. Mubalik mo din ni aron magtuuntan ni ining maong libro o kini nga maong libro mainyo na usab. Yay! Nalipay ba mo ana? Lipay. Na pud nga regalo nga inyong madawat. So, karong Sabado, ang niya, mag-distribute ko niining mga invitation letters para didigin ninyo makaliptan na karong Sabado, alas 2 sa hapon, mubalik mo, aron kita magatuon niining maong libro, aron dun ay kadasig, nga bisan ay mga kalisdanan sa atong kinabuhi, na aragi hapon tay, we know, still we will know how to smile. So, are you excited? Yay! I will be distributing to you this invitation letter para ipapilit ni sa inyo ang bumbong sa inyong kwarto pag bigin mo makalimot nga karong Sabado, karong sa gatong oras? Alas dos! And katong most punctual na pag-gift ni Kuya Trifon! Ito na yun, most punctual ko! Wow! Daghang salamat kayo at the shining light! Now, natin giandam na surprise alang sa mata ko sa kaninyo na niyanhi karon, no? Yay! So, okay! Tutok mo nga rin ka na ko, tanawag ninyo! Alright! Ato ding aplihan ang mga surprise para sa inyo! Yay! Okay. Now, karoon ka muna, nihimong loob ko sa special decision nga diin mahimo ninyo si Christy Sons nga friend sa inyong kinabuhi. Unya, kini mo usa ka tangible nga pagpadayag sa hugma alang sa matag usa kanato busa ang tanan kabataan nga niya karon dinhi makadawat nining mo. Unya, sa diang magdawat mo nini atong dunganan pagihap 3 na ko 1 man. Okay, 3 2 1. Okay, nagapot sa 1. Able! Magihap ta. Are you ready? Ready? Oh, mana? All right.
Wala pa akong shoebox? Di Batang Francis, wala pang shoebox. Walang shoebox sa Batang Francis. Batang Francis, wala ka daw sa listahan. Hindi ka nabigyan. Okay, Pastor Chipon. Parang totoo-totoo po yung ginagawa nyo na. So, there you have a clear voice. You communicate as well. What about the program is? So, hindi lang mga bata, pati yung mga matatanda, makaka-intindi rin. And then, you started pa lang na magsalita. Looks fun na ako. Looks fun na ako. And yung emphasis na relationship, which is the goal of the event, yun po na-explain yun sa kanila. And yung voice niyo po, ay maayos, clear, pati po how you look. So, very excellent. Yay! 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 Pastor Dino. Why? Oh! Alam ko na, bakit kayo nagustuhan ni Sunshine? Yay! Kasi siguro likot-likot niya noon. Very much fun. Ano po yun? Very much fun ang pagkwento ninyo. Yung boses nyo bagay sa mga bata. Kasi lalo na yung mga bata, gusto nila yung matinis yung boses eh. Na yung maliliit. And then you were very child-friendly. Tapos yung boses nyo pala na kikilan namin, you were very energetic. So, yan po yung mga taong tip para sa outreach event. Yan po yung mga taong masayahin, yung natatawa siya, and natutuwa rin sa kanya yung mga na kikinig. And then yung facial expression ko, parang nakikita ko, yung, parang pag nakikita ko yung facial expression niya, it's fun! This is fun! We are giving you something funny and something joyful. So yun po yung nakita ko. And then, pero yung voice ninyo nag-change when the story, series 1, the series portion ay about Jesus, ay pinipresent nyo na. So, maganda po yun na yung voice ninyo ay nag-fit doon sa series section. And then, you also use, kayo lang po nakita ko na diretsyong gumamit ng malaking ano. Kasi yung iba may hawak, kasi may taghawak siya ng malaking visual aid. So, maganda po yun. Kasi malaki kayong tao eh. Hindi kaya kaya nyo hawakan yun. Yung mas maliit, natatakpan na yung mukha nila. Kaya yun. And then, maliit yun sa kanya. Yun lang po. Yun. So, excellent din po ang ating Yay! Pastor Francis? Okay. Ako, hindi ko na kayo isa-isahin kasi ako yung nag-enjoy po sa inyong presentation. Bali, limang palakpak! Okay, so maganda po yung presentation ninyo at sino man po mga churches na makapag-attend at mapapasipin nyo. Alam nyo, madedevelop po yung ganong klase presentation ninyo, madedevelop po ninyo ang relationship sa mga churches lalo. Hindi ko nyo sila papapakantahin nyo kung sino pwede magpakanta. Lalo na kakilala nyo na po. Tapos sila pakikilusin ninyo. Kasi ito po talaga gusto natin. Ngayon, meron lang po akong tanong. Ano po? Bakit hiniwalay na natin ito sa box? Dati noon, bawal ihiwalay yung box dito sa... Correct. Okay. Pangalawa, bakit hiniwalay na inuna pa kasabay ng TGJ, inuna na eh. Oh, bakit po gano'n? Kaya? Kasi dati? Hindi na mapansin ang ano. Mga bata, yun, pag shoebox na ang binigay, hindi na papansin eh. Minsan naiiwanan yung ganyan. Wala na. Okay, pangalawa, nandun na sila ang isip nila sa magagandang laruan. Kaya kahit anong invite mo sa Saturday ah, balik kayo ha? Ah, wala na. Kasi darating na yung mga magulang. So, hindi na yung commotion, yung excitement, hindi na mawawala na yun. Yung may meeting pa para. Kaya kahit anong paliwanag, ito po ang gaganda po nitong mga lesson. Sakit na yung mga ba? Mahirap na. Okay, kaya hinulik. Yun naman ang nakita ngayon na best practice na dapat natin. Okay?
So, ganda, excellent presentation natin. So, ano sunod? Would it be okay if I'm going to give it? Sige po. Okay. If you notice, kung nakita ninyo kung ano yung ginawa ko, I was the host, right? Yeah. Now, pwede bang encourage natin kung sino yung host sa local church? Kung maaari, prepare the children to make a decision. If you notice, yung when Billy Graham would stand at the beginning of his preaching, he would prepare the congregation to make a decision. Ganon siya, no? So, ganon din sa atin dahil the center of the outreach event is the gospel presentation. So, whoever would be the host should prepare the children or even the parents to make a decision towards the gospel presentation. And then, halimbawa, every part, if you were able to notice, kinukonect ko sila yung, ano ba yun? Yung the greatest gift, which is part of stabilizing or para strengthen sa decision na ginawa nila. And then to be able to develop that relationship, new relationship with Christ, nandun pumasok si PGJ. So, we need to spend time so that ma-develop a relationship. So, yun lang ang pwedeng i- if you notice what I did, ganun yun. Preparing everything para sa decision making. Alright. Okay, thank you po, Pastor Paul. Kaya po, yung mga TDJ teacher, prayers, yung mga ibang volunteers, kasama po kayo doon, yes. Lalo na kapag ang mga bata ay binigyan ng mga shoeboxes. Kasi kailangan makita ng mga bata ang ating concern sa kanila. Ano po, pati po yung mga parents, lalapitan po natin. Ang iba, kukuha ng picture kasi kailangan po natin yung mga pictures na yon. Ang mahalaga, makita ng mga bata, ng mga parents, na ganun na lamang ang ating concern sa kanilang mga anak. Okay? Na hindi ito hypocrisy. Nais natin talaga sila maligtas, makakilala sa Panginoon at madala ang buong pamilya sa Panginoon. Na okay po, Pastor Dino, yung ginawa mong ganito. Kasi malaki naman talaga. Nga lang po, ang gusto natin makita sa mga churches, gamitin nila yung lesson doon sa likod. Kaya I still encourage na gamitin niyo po yung maliit. Pangalawa, hindi naman lahat ng churches 100 ang hinihingi. Ewan ko sa inyo. Pero kahit sa Maynila, Maynila na yon, 30 lang hinihingi, 20 lang hinihingi, 50 lang hinihingi. Okay? So, ibig ko po sabihin, maliit lang po yung crowd. Kaya, pwede na, mas gusto natin na magamit talaga yung manual. At hindi sila na mag-deviate sa mahabang lesson doon sa 8 to 10 minutes. Okay? So, very good. Maganda. May itadad ka po, ate, anak ko, sakali. Yung ano po, yung pinupunto po ni Pastor Francis regarding din sa paggamit ng ating manual, ito yung sa gospel presentation po. Di ba may script dun sa likod nun? Ang purpose po natin, maganda po yung ginawa nyo, kung yung actual na outreach event po, bata na yung kausap niyo, demonstration nyo, tama naman po. Pero, habang nagde-demonstrate po kayo, ginagamit nyo yung ating, ito, yung may script. Pero, pwede kayong, di ba, diniscuss ni Pastor Sam kanina, yung TGJ assistant, yun yung paghawakin niyo po nito. Dito sa side. Tapos kayo po, habang nagpe-present kayo, pinakikita niyo sa mga bata, pero nakatingin yung mga nasa malayo, kasi hindi kita yung hawak niyo dito. Ganun po yun, sa malaki. Kasi ang purpose po natin yun, doon, kayo po, I'm sure, sa tagal nyo nang ginagawa ito, sa ulo nyo na po kung paano mag-present ng gospel. Tapos, ang requirement is 8 minutes to 10 lang, di po ba? So, yung kasing script na yon will help the pastors or the teachers na magturo rin ng gospel ng 10 minutes lang, maximum. And normally, sa mga churches, ewan ko kung aamin ko kayo sa ibang churches, di ba ba, pag nagsishare ng gospel sa mga bata, ang tagal. Oras. Di ba? Yun yung purpose ng OCC. Gusto natin matutunan ng mga teacher na mag-present ng gospel ng 8 to 10 minutes lang using our script.
Yan lang naman po yun. Pero maganda yung presentation. Kaya lang, madedebate po kasi yung purpose na maituro rin sa ministry team. Yung paggamit ng manual dahil ang script ay nasa sipon. Tapos, ano po kasi ito? Connected sa ipagagawa niyo pa po. Nakuha nga, kalimutan po lang din. Yung magpapapractice po kayo. Di ba ba? Yung partner. Yung magpapapractice kayo. Yun, medyo yun po yung missing nung group niyo na. So, dapat gawin yun, hindi simulation. Hindi yung ginawa namin na nagpresent kami. Pagkatapos sa ginawa mo, yun na. Simulation na. Mag-simulate ulit ng... May 10 minutes. Kasi actually po, ang ginagawa ninyo, di ba si Pastor Sam nag-explain ng overview of outreach event. Diba? Pagkatapos, nagkaroon na ng outreach event demonstration. Si Pastor Tripo na po yun tumayo. Apo, siya na yung host. Tapos tama rin naman po yung ginawa ni Pastor Tripo, nag-assign siya ng mga tao. Kasi alam niyo po ba kung anong sinunod yun doon, pero topic po ito rin ni Sister Pem eh. Yung page 25 to 26. Yeah. Di ba ba? Ito o, yung outreach event. Step by step na sinunod po ninyo to. Kaya yeah. Yan. Kaya nag-assign si Pastor ng magpagawa po ng games. Nag-assign si Pastor ng magpagawa presentation para pinche. Yan. Ito yung in-assign ni Pastor. Ito yung sinunod ni Pastor Tripod sa gospel demonstration. Sa outreach demonstration. Pero as part nga po nito, kailangan po pag nag-share tayo ng gospel, iyon nga po gamitin po natin yung manual. Kasi maganda po siyang transition na kita niyo po. Di tapos na po kayo. Tapos na nasabi na ni Pastor Tripod, namigay na ng boxes. Eh di tapos na. Ngayon, sasabihin ulit ni Pastor Tripod na, alam niyo na, importante at ang focus ng outreach event natin is makapag-present ng gospel, di po ba? So we want to help you kung paano po yung gagawin sa inyong mga churches. Ngayon, si Pastor Dino po, nakita niyo na gospel presentation. Parang sa uling sa ulo po niya, di po ba? Pero actually, may script po siya sa report. Doon mo na ngayon i-explain, Pastor, yung script. Pagkatapos, practice na. Okay. Ang nangyari pala, para mag-divert din tayo, nagiging actual na ako. Actual na. Oh, para nagiging actual na. Tama yun. Tama po, actual. Pagkatapos, what I'm saying is, instead natin, what we were supposed to do is to we did an actual something and then demonstrating to the ministry partner teams kung what they need to do. Kaso lang nakalimutan natin that they should practice in terms of... Sorry po hindi po pala si Pastor Tripon ang gagawa nun, kundi si Pastor Sam. Kasi siya po yung nagbigay ng overview. Si Pastor Tripon at saka yung team po niya, actual. Yeah. Actual yon. Tama po yon. Tama po yung ginawa ninyo. Supposed to be, mag-topic din tayo. Pagkatapos presentation. Pero Pastor, kahit actual po yon, kasi ano yun eh, kaya nga actual, dinemo nyo kung paano gawin. Gamitin nyo po rin po yung manual, yung ministry guide. Tapos pagkatapos ni Poti, tapos na po yung demonstration, papasok ulit si Pastor Sam. Na ang kausap na niya ay ministry partner. Kasi yung grupo niyo po ni Pastor Tripon, tama po yung ginawa niyo. Talagang bata ang kausap niyo. Ang ano lang, ang konting hinadagdag lang natin, yung paggamit po ninyo. Ay po, para makita ng church. Gawin po natin. Page 61. Yeah, page 61. Page 61 po, page 61. After the simulation. Sino po talaga naka-send rito? Pastor Sam. Pastor Sam, go ahead. Sige po. Page 61, ang trainer's manual. Gospel presentation practice. Ayun. Partners. Yeah. Oh. Katong kabata nga si Pat, itubo na ron. Niya. Lumang tum na. Okay. Sige. Karon, ang atong imuon,
aron nga kini pagkakaton yun ta unsaon pag present sa gospel unya sa mga bata mag-practice ta. Okay, so mangita mo og pares diha sa inyong kini ay bigat to. Okay, so palihog mag-apply sa inyong manual diha sa kini sa nga pahina diha? Page 28. Oh, page 28, 29, no? Okay. Magkakita mo ni ini? Okay. Mao ni ang ato ang itawag na script sa gospel presentation. Unya, kung makita ninyo, nagpila ka minutos ang kada slide niya. 2 minutes. 2 minutes na no sa ato pa. Umano na ito ni sa 8 minutos. No? Muna na mag-practice ta, aron nga bisan og inyo rang basahon ng script din hin, mahuman ninyo ang gospel presentation sulod sa kining 8 minutos. So, kining ayuha lang og gunit ang inyong manual kay bug-at ra siya. Basig mabisi. So, ang sekreto dinhi mao ni kun ana ang paggunit nya ang kining hulagway mo atubang sa mga bata and then ang script na matubang ninyo. Okay, mabasa ninyo. Okay, nakakuha na mo pares? Nana partner? Okay, sige. Ako ang iyon nga, katong mutundo, katong mo demonstrate, mubarog. Unya, ang estudyante, mulingkod. Sige, okay? Unya, natin, okay, ito ba natin? 10 minutes? Okay, sige. So, start. Ako na, mubarog. Bet, anaw na ito. Sakto bang pagkagunin? No? Okay. Ano no? Alright. Okay. Tapos na. Oh, sige, tapos na. Ang katunang kong partner, mo na siya tutindong, unya mag-istorya. Bet, anaw na itong magkagunin pagkarong. Okay. So, tapos na. Tapos na itong practice. Okay. Tapos na tayo. Okay. Okay. Okay, Sister Pam. Can I debrief? Okay. Na-overwhelm na sa presentation. Nag-enjoy ang tanan, di ba? Kalimbo. Anyway, sometimes it may happen. So, we have to take note. Okay. So, I am Mr. Fem Ligaspi. Ang akong topic is the brief. So, what happened during the demonstration? We have to be careful. Diba, i-discuss po niya ni Pastor ang outreach guide natong events. Ang kada step ba na atong hinanglan, atong makitaan din sa atong pag-train sa atong mga partners buhon. So, sa akong part, mag-upasya ko ninyo kung naminaw ba dyan ta, kung we were careful na nasunod ba ning steps in the event na ato nang i-handle. Okay. Number one is, was there a prayer at the start of the event? Nabay pag-ampo nga ihimo before the event starts? Wala. Wala. Wala, no? Wala. So imagine, hindi kita mag-ampo ng hanyo, malimutan, di ba? Okay, so we should be careful. Next, was the event fun and friendly to the kids? Yes! Okay, nalimutan naman natin. Puros na lang kalipay ang nahita mo. Pero that was
enjoyable. The kids were laughing and they were enjoying the activities, the games and others. Okay. So number three was the venue safe for the kids. Yeah. And you got back sa outreach event safe for the kids, for the children. Yes. Next, where the kids and their families welcome well. Yes. Event, yes, we saw na ang mga parents iba ato dito giandaman o liburanan. Although ang mga suggest ang usually animoon tungod kay this is an opportunity nga magka-share ta sa gospel sa mga parents. Pwede sila i-separate o room and then present them the gospel. Pero kung parehas dili atong space, pwede ra dito sila mutanaw sa sila magkabati man sila sa presentation sa gospel. Okay, next. Where the kids arrange into their age group. Yes. Okay, dahil mga ingon dira ang mga bata, ang mga bayo diri, ang mga laki diri nga side. Kunya, 2 to 4, 5 to 9, and 10 to 14. Okay, so, nahimo ba ito? Yes. Good. And then, where the space for the parents and adults to watch kanang okay ra ba sila dito ang mga ginikanan?